Tutok po ngayon ang rabbit farming ngayong 2022 dahil sa taas po ng demand at tumataas pa po. Mga farmers, good day sa ating lahat. Ngayong araw, nandito tayo sa isang rabbit farm na matatagpuan dito sa Infanta, Pangasinan at para turuan tayo kung paano ang tamang pag-aalaga ng rabbit at bibigyan rin tayo ng tips, ideas kung magkano ang puhunan, yung possible income at kung bakit nga ba patok ang rabbit farming business ngayong 2022. Walang iba kundi si Sir Ronel Mascarinha, isang agriculturist. Good day po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ronel R. Mascarinha, isang agriculturist. Kilala din po ako bilang si Binatang Rabbitero. Ayun nga po, rabbit ang ating napiling alagaan dahil madali po silang alagaan. Sa katunayan po, yung 6 years old ko po na kapatid, siya po ang minsan ang nagpapakain kung wala po ako. Sa pangalawa po, sa maliit po na espasyo, pwede po sa ating kusina, sa ating likod bahay, ay makakapag-alaga na po tayo at makakapagparami ng rabbit. Pangatlo po, ang rabbit ay pwedeng source po siya ng karne. Ang karne po ng rabbit ay healthiest meat, easy digestible, low in calories and fat, at almost free po siya sa cholesterol. Kung babalikan po natin ang history ng rabbit, sa katunayan po, dinala po siya ng mga missionaries at ng mga American Peace Corps sa bansa upang tugunan ang problema po natin sa kagutuman at kakulangan ng pagkain noong panahon ng dulot ng World War II. Pang-apat po, yung skin or yung balat po ng rabbit ay pwede pong gawing leather kung wala na pong fur at pelt kung may fur. Pag nagkakatay po, minsan yung mga tenga, yung paa at buntot ay pinaprocess po at ginagawang lucky charm. Halos po, walang sayang sa rabbit. Pwede rin po yung mga tahi po nila ginagawang organic fertilizer. Ginagawa pong pampataba. Ang poop po o yung tahi ng rabbit ay isa pong cold manure. Ang ibig po sabihin nun, kahit hindi po siya na-decompose, ay pwede na po siyang gamitin organic fertilizer sa ating halaman. Ang rabbit urine naman po ay may mataas na nutrient content para sa halaman. Pwede po siyang gawing biopesticide at organic fertilizer din. Pwede po siyang idilig at ispray as foliar fertilizer. Kaya yun po ang mga dahilan kung bakit rabbit ang ating napiling alagaan at paramihin sa aming likod bahay. Almost 2 years po ako na nag-aalaga na ng rabbit. Nag-start po ako August 2020. Kasagsagan po yun ng pandemya at ng African Swine Fever. Tamang paraan sa pag-aalaga ng rabbit. Marami po ang paraan. Una po yung gawin, sa kinuhanan nyo po ng rabbit, hingi po kayo ng mga advice kung ano po yung mga techniques nila, ano po yung mga ginagawa nila, paano po nila minamanage yung rabbit nila, paano po nila pinaparami, paano po ang tamang breeding, ano po ang dapat mga pinapakain at hindi pinapakain. Pwede rin po tayong mag-research sa mga about sa practical rabbit raising or sumama or sumali po sa mga seminars na gaya po ng ginawa ko bago po ako nag-umpisa. Sumama po ako sa mga seminars para mas marami pa po akong matutunan sa iba't ibang nag-aalaga na veterano na po sa pag-aalaga ng rabbit. Ito po yung mga ilan sa mga alaga po nating rabbit dito sa ating rabbit rin. No? Ito pong breed na to ay chinchilla. Umaabot na po siya ngayon. Ang price niya ay 3K. Yan po. Chinchilla din po ito. Katabi niya. At ito po ay upgraded Flemish Giant po yan. Brown. Ito rin po, itong mga nasa itaas, ito po mga to, Teddy Lion Loop po sila. Cross po sila ng Holland Loop, Lion Loop at Teddy. Kaya ganyan po yung style po nila. Napakakapal po ng balahibo, tapos yung tenga, bagsak, ito, halos hindi makita po yung mga mata nila. Ito po, yung puti, lalabas po natin. Ito po yung Californian natin.
Yan. Nasa 5K po yan ang price niya. 5K. Meat type po din po yan. Pang karne din po. Purposes. Ito po, upgraded Flemish Giant din po yan. Ito po, New Zealand Roo po yan. Umabot po yan ng 5 kilos mahigit. Yan. Ang pangalan po niyan ay Donya. Si Donya. Ito naman po, ay isang crossbreed. Crossbreed po siya ng NZ at Lionhead. Kaya ganyan po yung mukha niya. Yan po, nasa 700 po yan. Yan. Ito naman po yung kits natin na going 2 months old na po siya. Yan po. 700 na rin po yan, babae po yan. Red eye? Opo. Red eye po yan. Ruby eyed white ang tawag po namin. Yan. Ito rin po, cross din po siya ng NZ Black at Chinchilla. Yan. Ang price po niyan nasa 3K po, isa. Proven na rin po siya. Nanganak na rin po siya. Ito po yung spotted NZ natin. Kawawali lang po yung mga anak niya. Nagpapahinga siya kasi may 75 day cycle po tayo. Ibig sabihin nun, 30 days yung pagbubuntis, 30 days yung pagpapadede, at yung 15 days yun po yung pahinga ng inahin bago na naman po siya i-breed. Yun po yung breeding po natin dito. Ito rin po, Chinchilla New Zealand Black. Yan. Yan po, nasa 5K po yan. Yan ganyan. Ito rin po, may Harlequin din po tayo, pero cross na siya. Harlequin tapos Lionhead, hindi po siya tricolor. Crossbreed na po yan. Or sa iba, tawag po nila mixed breed. Yan. Ito na po yung mga kits po natin, no? Kits po ang tawag natin sa mga baby na rabbits. Ito po, mga bagong walay po ito. Nasa 5 weeks old na po sila, going 6 weeks old. Yan po. Yan. Ito po yung mga Chinchilla, Spotted NZ, yun na, yung upgraded Flemish Giant. Mga ito po. Ang price po nitong mga to, naglalaro po sa 400 to 500. Depende po kung anong age na po nila mairi-rehome. Yan po. Yan po ang mga kits po natin. Yan. Yan po, may naiwan pa pong Roo, NZ Roo, at yung New Zealand na Blacked Eye. Ito naman po, Red Eye. Yan po, mga Chinchilla na po mga yan. Ito rin po ang itsura ng going 3 weeks old na fancy type Lionhead. Yan. Meron din po tayong mga choco. Po yung mga choco. Yan. Choco. At ito ay naka-reserve na sa akin. Ito po yung mga Teddy Lion Loop. Ito naman po Lion Loop. Ito naman po Lionhead. Yan, black po yan. Ito naman po mga Chinchilla na mga bagong panganak po natin. 5 kids po yan. 5 po yung inanak niya. Yan, Chinchilla din po to. Yan. Ito rin po, New Zealand black. Buntis na rin po yan. Proven po siya. Ito po, Chinchilla. Favorite po kasi natin yung Chinchilla na breed. Kasi mabilis po sila lumaki talaga yung mga Chinchilla. Maganda po yung performance po nila. Ito po yung Holland Loop natin. Labas po natin sa Holland Loop. Yan po. Yan po ang isa sa mga breeder po natin. Yan. Ang pangalan po niyan ay Leo. Leo de Loop. Leo de Loop. Yan po. Ito rin po yung isang breeder po natin, Chinchilla. Yan po yung umabot ng 5 kilogram mahigit po ang kwan niya. Strict feeding pa po yung ating diet dito. Feeds sa umaga, 50 grams sa feeds po, pagpapakain, 50 grams sa umaga sa mga adult, sa hapon 50 grams po. Pag may damo po na makuha yung grass or dahon ng saging, dahon ng malunggay, yun po pwede nyo pong idagdag sa pagkain po nila. Yan. Ito rin po mga gagawin po nating breeder back, at ito po yung Teddy Loop natin. Yan, si Teddy Loop. Ang pangalan po niyan ay Teddy Loop. Yan. Isa po yan sa may pinakamagandang nilalabas na kits. Kasi dyan po nang gagaling lahat ng mga choco color po natin na fancy type. Pagdating po ng 4 na buwan, ang babaeng rabbit po ay sexually matured na siya. Ibig sabihin po nun, maaari na po siyang mabuntis. Dapat po, ang gawin ninyo ay kailangan nyo na kung iwalay yung babae at lalaking rabbit hanggang po dumating yung 6 months old po siya.
para maiwasan po natin yung early pregnancy sa mga rabbit. Ang gestation period or pagbubuntis po ng rabbit ay umaabot po ng 31 days. Napakahalaga po na i-record natin kung kailan po natin siya i-breed para mapaghandaan po natin kung kailan siya manganganap. At kung sakaling malaki po yung mga butas ng inyong mga kulungan, ay hindi po mahuhulog yung mga anak niya. Ang average po na inaanak ng rabbit ay umaabot po sa 5 to 12 kids. Ngayon ang rabbit farming ngayong 2022 dahil sa taas po ng demand at tumataas pa po ang karne ng rabbit. Marami din po nag-aalaga nito dahil pandemya pa po ngayon, nagiging libangan po nila ang pag-aalaga. At sa pag-i-invest naman po, mataas po yung return of investment sa rabbit kung ito ay ma-manage mo ng mabuti. Kaya patok na patok po siya ngayong 2022 na alagaan at paramihin. At gawing ang bigat po ng ating mga fancy type ay umaabot po ng 2.5 to 3 kg pag mature na. Ang mga commercial type po naman natin ay umaabot ng 4 to 5 kg. Depende po sa diet na pinapakain nyo. Kung gagawin nyo po itong fattening or pangkatay, mas maganda po na ad libitum or yung continuous feeding para with 3 months mula nung pinanganak siya, aabot na po siya ng 2.8 to 3 kg at pwede na po siyang katain. Sa pamumuhunan po sa pag-aalaga ng rabbit ay nakadepende po sa inyong desisyon. Kung kayo po ay magka-try muna, bibili ng 2 pares, or kung kayo mag-i-start na ng small scale, medium scale, or large scale. Ang payo ko po, mas maganda kung mag-alaga, mag-try muna kayo ng 2 pares kasi yan po yung ginawa ko at pinag-aralan kong mabuti ang pag-aalaga, ano iba yung mga common problems na may encounter ko. Then after nun, nagkuhan na po ako sa small scale. Sa small scale po, ang nagastos ko po ay umaabot po sa nasa 80 to 100k pati na rin po yung housing. Sa medium scale po, kung may mga kwan po kayo, pwede pong 100 to 200k ang puhunan. At sa large scale po, 200k pataas na po. Pero yun nga po, yung payo ko, try muna po kayo. Ang gagastusin nyo po dyan, nasa 5 to 10k. Assuming na yung rabbit na bibilhin ninyo ay 400 po isa, mga upgraded. Possible income po, napakataas po ang return of investment sa pag-aalaga ng rabbit, lalo pag may manage nyo po siya ng mabuti. Kasi sa rabbit, marami ka pong magiging produkto yan. Ang mga tahi po nila ay pwede mo pong ibenta as organic fertilizer. Ang ihi po nila as biopesticide. Ang kanilang mga byproduct mo, yung mga tenga, kung magkakatay ka po, pwede pong gawing mga lucky charm. Yung paa, yung buntot at tenga. Yung balat nila po, pwede mo pong ipunin at ibenta. Dahil pinaprocess po yan ng iba, gagawing pelt at leather. Yung summit naman po, yung sa karne, yung carcass, marami po, pwede po natin pwede po kayo mag-supply sa mga karinderya, mga kainan, at mga bumibili po ng mga karne ng rabbit. Pwede rin po kayo mag-lechon, ang sikat po yan, lechon, sisig na rabbit, adobo, kaldereta, at iba't iba po, pwede pa pong i-process as frozen meat po sila. Yun nga po, pag-aralan lang yung lifespan po o haba ng buhay ng rabbit ay umaabot po sa 8 hanggang 10 taon. Opo, nag-deliver po tayo dito sa malapit sa bayan natin ay free delivery po tayo. Pero pag malayo na po yung dideliveran, kailangan na po ng shipping fee. Ayun, maraming salamat kay Sir Ronel sa pagpapa-unlock niya sa atin at binigyan tayo ng oras para turuan tayo at nagbigay ng tips and ideas. At lagi po nating susuportahan ang ating mga local entrepreneur sa mga ganitong business kasi napakahalaga ng customer, lalong-lalo na tayo na customer nila. Napaka-importante tayo sa kanila. And doon, bibigyan niya tayo o ipiplex niya yung Facebook page niya. Sir Ronel, invitahin mo sila na pasyalan ka o tangkilikin rin ang iyong mga alaga. Yun po, free to visit po tayo Monday to Sunday, or visit nyo po yung Facebook page ko, Binatang Rabitero, or pwede nyo rin po akong message siya. Facebook account ko na Ronel R. Mascarenhas. Ang profile po natin doon ay yung may hawak po kami na rabbit. Maraming salamat po sa pagsubaybay kay Kuya sa YouTube channel ni Kuya Joel. Ayun nga, so sa pagninegosyo kailangan mo talaga ng tamang strategy
Siyempre, kailangan alamin rin natin yung tamang marketing. Sa lahat ng klase ng business, yun po ay napaka-importante. At sa mga tips na binigay ni Sir Ronel, ay marami tayong natutunan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga future videos na ilalabas pa natin. At yung mga page link, ilalagay ko na rin sa description box. At kung para sa'yo patok ang rabbit farming, comment mo na lang down below yung ibang tips na hindi nasabi ni Sir Ronel. Free to comment down below. At kung meron kayong gustong isuggest na next videos na ilalabas natin, kung mga may mga farming type na gusto nyong malaman, comment nyo lang at pipilitin natin o sisikapin natin yan para magawan ng video. Ayan lang guys, maraming salamat mga ka-farming.